Hello Gemini, Sun, Moon, Rising, and Venus Signs. Kamusta po kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago po kayo dito, welcome na welcome din po kayo. And thank you po sa inyong suporta. I truly appreciate it and God bless you all. Tingnan po natin ngayon ang mga messages ninyo for October 8. Ayan, so napakaganda, no? Napakaganda. You are embracing new life dito, no? Bago, lahat bago. Maraming new beginning energies dito na kasama ng new life. Maaaring talagang totally bagong buhay ito. This is a rebirth for you. Maybe nanggagaling kayo sa tagumpay, no? Tagumpay sa problema, pagtatagumpay sa kung ano man ang difficult circumstances na pinagdaanan ng iba sa inyo dito, Gemini. Kaya naman, parang you have reason, kumbaga, sa kung ano man ang problema dito. Yun ang aking napipick up dito. And you are, ano, embracing new life, no? Bagong buhay kayo dito, bagong pag-asa, yun ang nakikita ko dito. So, this is an exciting time for you, no, Gemini, kasi maaaring totally new, no, na klaseng pamumuhay ang aanuhin ninyo dito, haharapin ninyo dito, ang ini-embrace ninyo. So, good luck to that. Deep knowing, this is about intuition, you know, this is about intuition. You're being advised here na pakinggan ninyo at sundin ninyo kung ano yung gabay sa inyo ng divine universe, no? Downloads are being sent to you through your intuition dito, kaya make sure that you can listen, you can access the messages na binibigay sa inyo dito, because that is going to help you navigate your new life, no? Feels like to me that this is your guidance, this is your divine guidance para tulungan ka na manavigate mo yung mga bago ninyong sitwasyon sa buhay, lalong-lalo na na you are embarking on a new beginning, no? Soulmate, this could be ano, a new beginning in relationship. Maaring at this time, mamimit ninyo ang inyong soulmate. Maaring at this time, you are entering a new relationship, new romantic and love relationship. Maari din na friendship lang din ito, no? Maaring yung makikilala ninyo sa ngayon is your soulmate, but papunta kayo doon sa deep friendship, no? Yung inyong relationship. So, good luck to that. What else, Gemini? We have to be fair. Ayan. So, some of you dito maybe is, ano, i-enjoy na ninyo muli ang buhay ninyo ngayon dahil balance will be back in your life, no? There is going to be organization na muli, balance sa buhay ninyo. And maybe also, Gemini, maybe you are dealing with a Libra person din dito. Yun ang aking napipick up for some of you. So, there is balance muli sa buhay ninyo. There is fairness, no? Sa siguro may mga decision making din na gagawin kayo ngayon, Gemini. And you are making sure na yung decision ninyo will be fair. Your decision ninyo will be good enough, fair, and ano, and sound talaga decision na papakinabangan ng maraming tao, no? So maaring ganun ang sitwasyon ng iba sa inyo dito. What else? We have time for a nap. Ayan, 24. You know what, Gemini? Parang ang iba sa inyo dito pagod na. Maari talaga, no, na napagod na ang iba sa inyo sa paglaban sa kung ano man ang difficult situation na pinagdaanan ninyo before this energy, no? Maaring you've been into a very difficult or challenging situation before, kaya ngayon parang napagod kayo. Ngayon na nagtagumpay kayo, you are embracing new life. Time na din ngayon na before you embark on that new beginning dito sa new life energy, magpahinga muna kayo. It's time for a nap. It's time to recharge. It's time to rejuvenate, to recuperate, and recharge so that you will be ready for the new challenges na hatid ng bagong buhay, bagong pag-asa na yan, no? Kasi normal naman yun. Lagi naman may mga challenges tayong nai-encounter along our life's journey. Kaya before you embark on this new beginning,
Parang pinaghahanda muna kayo ng Divine Universe dito, no? Parang pinagpapahinga muna kayo ng sa gayon you will be physically, mentally, emotionally, spiritually fit and ready sa pagharap ng mga bagong hamon ng bagong buhay na ito, no? Gemini, so that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello Libra, Sun, Moon, Rising and Venus signs. Kamusta po kayo? Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago po kayo dito, welcome na welcome din po kayo and thank you po sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Tingnan po natin ngayon ang mga messages ninyo for October 8. All that glitters, yan ang paunang mensahe ninyo. Ayan, so look beyond. Yun ang sinasabi nito sa inyo. Look beyond than the surface, no? Kung ano man yung nakikita ninyo sa surface lang, don't rely on that. Huwag kayong masyadong naniniwala agad-agad, no? Huwag kayong masyadong madala sa kung ano ang nasa surface lang. Kung ano. Kasi maaaring that is very attractive on the surface, but when you dig deeper, maaaring madismaya kayo, maaaring madisappoint kayo sa ine-expect ninyo. Kaya dito, parang sinasabi sa inyo na don't be deceived, no, by the appearances of whatever it is. Tao man yan, sitwasyon man yan, bagay man yan, no. Always dig deeper than that, no. Don't just rely on the surface, but look beyond kung ano man ang tinitingnan ninyo. Tao, bagay, or sitwasyon. Serendipity. Wow, napakaswerte ninyo ngayon. Napakalaki ng maaring swerteng parating dito sa inyo. Look at the four-leaf clover. Sobrang laki. Napapaligiran kayo dito ng four-leaf clover. So talagang this is luck na sobrang laki, sobrang massive, no, Libra, ang parating sa inyo dito na swerte. So good luck and good fortune are on your side. There are going to be magical alignment of events sa buhay ninyo ngayon na talaga namang sobrang ikakasaya ninyo, and you are going to be very grateful for these things na mangyayari. So talagang super ganda. Parang meron kayong treasure dito na makukuha sa ilalim ng glitters na to, no? And that is the swerte. Sobrang swerte ninyo around this time. We have truth be told. Ayan. So parang ang ano nito, maaring there is a truth that is coming to light dito. Maaring about yan sa sarili ninyo. Ang napipick up ko din dito, parang you are going to, ano, to express yourself sa ngayon, Libra. Maaring ang iba sa inyo dito has been, oh, it's been hiding something, no, about yourself. Maaring may tinatago kayo dito sa sarili ninyo. Maybe ugali ninyo yan. Maaring talents, skills, and gifts ninyo yan. Maaring nasa shy kayo na ilabas yan, i-share yan sa ibang tao. Or maaring may ugali, behavior, or karakter kayo na tinatago, no? Maaring ganon ang ganap ng iba sa inyo. But now, you are going to, ano na, share that with the world. Parang you're going to liberate yourself na talaga dyan sa pagtatago ninyo, and you want to be free, no? You want to be free, at kaya naman dyan, ako, magiging masayang-masaya kayo, no? Kasi wala na kayong tinatago sa sarili ninyo. Wala na kayong pinoprotektahan sa sarili ninyo. You're going to live and walk your truth na sa ngayon. Yun ang akin na pipick up dyan for some of you, Libra. So, it's about yourself. Fork in the road, may indecision dito na nangyayari kay Libra. Maybe you are not sure about sa magiging decision ninyo. You're not sure about which path you are taking. Should I go to the left? Should I go to the right? No, what I'm going to do. Parang nandun kayo sa sitwasyon na yun. There is a decision making na kinakaharap kayo, but nalilito kayo. No, nalilito kayo kung ano ang gagawin ninyo dito. But you know what, in cases like this, Libra, ang makakatulong sa inyo dito is your intuition. In times of confusion, in times of indecisiveness, always
check in with your intuition, because always, 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 no, proven na yan, maraming beses na, now when you allow your intuition to be your guide, no, your intuition will always lead you to the right path. It will always give you the signal kung saan kayo dapat pumunta, ano ang dapat ninyong gawin, then that is the best for you, no, diba? It will always lead you to what is best for you. So what else? We have come to the edge. Ayan. So this is, you are taking on a new adventure dito. Maaring ito ang pinagde-desisyonan ninyo. Should I go or should I stay? Should I not go? No? Parang siguro may iniisip kayo dito. Maaring pag-aasawa yan, yun ang napipick up. Maaring ang iba sa inyo dito, nag-iisip siguro kayo na mag-propose na. Maaring ganon. Pero you're having a cold feet at some point. Maaring ganon. Parang nag-iisip agad kayo uli na should I propose talaga or hindi? Mag-aasawa na nga ba ako or hindi? Yung parang ganon. Or maaaring iba sa inyo dito nag-iisip kung talagang magde-desisyon na kayo na pasukin ang bagong territory, kumbaga. Kasi dito, this is you're going to take risk dito, no? There is risk taking involved dito sa gagawin ninyo. Kaya maaaring 'yun ang pinag-iisipan ninyo, kung kaya niyo nga ba, kung mapapaninindigan niyo nga ba, kung gagawin niyo na nga ba, 'di ba? Are you ready to take the leap? No? Maaring ganun ang pinagde-desisyonan ninyo. So, check in with your intuition, Libra, nang sa gayon, magabayan kayo, no? Kung ano ang nararapat ninyong gawin. Kasi dito sa come to the edge, yung iba sa inyo, you are excited, no? You're excited to start fresh sa buhay ninyo. Excited kayo dito na magsimula kayo ng bagong buhay dito sa kahit anuman ang bagay na to na iniisip ninyo. Bagong trabaho, bagong relationship, bagong bahay, bagong lugar, no? It could be anything, depende sa inyong sitwasyon. But maybe, ito yung parang dalawang isip pa kayo. So, check in with your intuition and that will help you. I will guide you to the right direction. Okay, Libra? So, good luck and that's all I have for you for today. I hope nakatulong mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Aquarius, Sun, Moon, Rising, and Venus Signs. Kamusta po kayo? Sana po yung nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago po kayo rito, welcome na welcome din po kayo. And thank you po sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Tignan natin ngayon kung anong messages ninyo for October 8. Ayan. So, here and now, paunang mensahe ninyo, Aquarius, is savor and experience and embrace the here and now, no? Because the power is here, no? Hindi nasa kung ano nakaraan, hindi kung ano ang bukas, no? Kasi maaaring ang iba sa inyo dito is focusing too much on what is already done, what is already in the past, no? And nire-remind sa inyo dito, past is in the past, wala na tayong power over that, wala na tayong magagawa dyan. And also, future, we never know what's coming towards us in the future. In the first place, tomorrow is never promised din, Aquarius, diba? Kaya parang impractical na mag-focus tayo doon sa kung ano din ang sa future, no? Yun ang sinasabi sa inyo ng card na to. Focus on the here and now because the powerful time is in the here and now. Dito tayo, makikita natin kung ano ang nag-unfold, mai-experience natin, mai-enjoy natin kung ano ang meron ngayon, 'di ba? Kaya 'yun ang ano, don't miss this opportunity na ma-experience ninyo kung ano ang mga nangyayari sa ngayon, sa harapan ninyo, no? So 'yun ang invitation para sa inyo. You will gain knowledge, you will gain wisdom, you will gain learnings dito sa kung ano ang nangyayari sa ngayon, no? You can do changes, you can improve it, you can make different things dito sa kung ano ang nangyayari sa ngayon. Kaya the power
time, the powerful time is the now, no? So yun ang invitation sa inyo. Second message ninyo is message in a bottle. Maaring there are communication coming in, maaring mabibisi ang communication lines ninyo ngayon, maaring you are waiting for calls, waiting for text, waiting for messages, letters, maaring ganon, related sa kung ano-ano man ang inyong hinihintay, no? Maaari din na this is intuitive messages, signs, symbols, and synchronicities na maaaring ipapadala sa inyo ng divine universe, no? So pay attention to that. Mararamdaman naman ninyo yan if there are intuitive messages coming in dito na mahalagang mapakinggan ninyo or mahalagang malaman ninyo, Aquarius. So pay attention to that. Maybe some of you is needing some help dito sa inyong circumstances, kaya someone is coming in to help you. Walang problema, no? You have nothing to fear, you have nothing to worry about, because someone is going to come towards you para tulungan ka kung ano man ang tulong na kailangan ninyo, kung ano man ang assistance na kailangan ninyo sa ngayon, no? Someone is going to help you out, someone is willing to support you sa ngayon. Maaari lang din ka Aquarius na kailangan ninyong humingi din ng tulong, maaari din na kailangan ninyong mag-reach out sa ibang tao para humingi kayo ng tulong, no? Ang paghingi ng tulong, hindi nakakahiya yan. That is not a sign of weakness, okay? We should always remember that yung paghingi ng tulong, paghingi ng assistance is a sign of strength, dahil naglalakas loob kayo na humingi kayo ng assistance ng iba, no? And ganyan talaga ang buhay, di ba? Sometimes we need help, sometimes tayo naman yung tumutulong. Kaya tama lang yan, normal lang yan na pagkailangan ninyo ng tulong, ng assistance, you just need to reach out to people, no? So what else for Aquarius? We have peace, napakaganda. You are finding the element of peace sa ngayon. So maaari talaga na kung may mga problema din kayo pinagdadaanan recently, you are going to solve that na. Mahahanapan nyo na ng solusyon. If you are experiencing challenging and difficult situations, maaaring you are coming out of that na. Kaya magkakaroon na kayo ng peace of mind. Babalot na kayo dito ng serenity and peace. So, good luck. We have the Fates. Ayan. So, napakaganda. Excited siya. Masaya. Parang kinikilig. Masaya siya dito. Masaya kayo dito, Aquarius. Dahil tanggap nyo na. May acceptance na kayo na may mga bagay talaga na hindi ninyo kontrolado. Natatanggap ninyo na bukas sa ang iyong puso at isip na hindi lahat ng bagay ay under your control. There are things that are beyond your control. May mga bagay talaga na kailangang sumabay na lang kayo sa agos ng buhay, and you know pretty much, no, na may mga ganun talagang ganap, na ganun talaga ang kailangang gawin ninyo, na sumurrender na lang kayo, sumunod na lang kayo sa agos ng buhay, kasi the more na kumontra kayo, the more na mag-insist kayo, ipilit ninyo kung ano ang gusto ninyo, kahit alam naman ninyong walang nangyayari sa ganun, diba? You are going to shift your energy sa ngayon. You are just going to accept that talaga naman, no, it's better to you just surrender to the divine. You just surrender to the natural ebb and flow of life, no? So, ano na kayo ngayon? Accepted nyo na, no? Na ganun talaga ang buhay. May mga bagay na hindi ninyo kayang kontrolin. Kaya tanggapin nyo na lang na ganun talaga ang buhay, at sumunod na lang tayo sa divine, no? Kung ano ang gusto niya, kung ano ang sacred plan niya, amen to that. No, Aquarius, so that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste.